Ilayo nyo yan, ha! Ilayo nyo yan! Wala kang konsensya! Wala kang utang nila! Wala kang konsensya! Kailan babalik dito, ha? Kailangan natin magkita sa Genesis. May nangyari sa daddy mo. Ano? Andito ako para makiramay. Walang hiya ka. Oh my God! You're alive! I thought you were dead. Sorry. Flowers for you, Doc Franco. Bastos! Mas mabuti ng bastos kaysa mo nang mapita. Mario Makiling, tulungan mo ko. Rose, isin mo na nga yung babae niya. No, Dad. Ako na! Lakang puso, no? Buti pa yung tatay mo, inatake sa puso. Ibig sabihin, meron pa siya nun. Ikaw, Portia, meron? Mira, ano ba? Oo na, ate. Bukas gawan. Alis na. Ano? Oh, ayaw niyo paalisin? Kapit! Pangit? There in a few, okay, Seb? Itatawagan na ako soon. You're importante kasi to eh. Okay? Ilagawa mo dito. Binisita ko yung binan mo. Buhay pa pala siya? Kala ko patay na eh. Pero sayang, no? Yung na-hospital si Portia, hindi ko nabisita. Pero wag ka mag-alala. Pag ikaw, na-hospital. Bibisitahin kita. Ang bumbuman. Ingat. Intindihin mo nga yung desisyon mo. Titira ka sa bahay ni Doc Franco? Rose, yung asawa nun yung nakapatay sa kapatid ko, ah. Hit and run. Sigurado ka, kaya mo sila kasama sa isang bubong? Pasensya na talaga, Alex, ha? Alam kong masasaktan ka sa desisyon ko, pero... muntik na kasing mamatay si Daddy. Oh. Hindi ko siya pwedeng iwan ngayon. Oh, bakit? Kaya naman nila magbayad ng isang katerbang nurse at caregiver eh. Kaya mo sila lang mag-alaga sa kanya. Gusto kong maging mabuting anak, Alex. Kailangan niya ako. Base sa mga blood tests at biopsy ni Mrs. Belen de los Santos, mukhang ang sakit niya ay isang autoimmune disorder. Autoimmune disorder? Sa ganitong sakit, inaatake ng katawan ng kanyang sarili. Hindi ba mahirap i-diagnose yan, Doc? Kaya hindi na rin ako nagtataka na ilang taon ang tinakbo bago natuntun kung ano ang sakit niya. Kamusta na nga pala yung research niya sa Mutiak? Mapapagaling ba natin sa Aling Belen? Hindi pa naman 100% sure, pero malaki ang chance natin.
Very promising ang resulta ng testing na ginagawa natin. Okay. Balikaan niyo po kung meron tayong bagong developments. Sige po, ma'am. Thank you po. Sana makaabot ang dinedevelop namin gamot. Trinato akong pamilya ni Aling Belen noon. Tuman lang, magawa ko para sa kanya. Mungkay! Tagal din natin hindi nagawa ito. Hindi kita pinapunta dito to have some fun. Kailangan natin pag-usapan si Amira. Hindi ka ba natatakot? Natatakot? E ano mo bang gagawin sa akin ni Amira? Sinira niya na yung buhay ko, pati business ko. Nang dahil sa kanya, nilaglag ako ni Dad. Para na nga akong ulila eh. Iniisa-isa niya tayo. Tingnan mo yung ginawa niya kay Portia, kay Mommy Natalie. Baka kung saan isunod niya. Well, we'll do something about it. Takutin mo siya. Humanap ka ng way na hindi niya ituloy yung plano sa akin. Ang hirap nung hinihiling mo. Lalo na ngayon. Wala akong pera para dyan. Ang pera lang ang problema. Akong bahala. Just please do something. Fine. I'll do anything for you, you know that? Pero, alam mo naman ako anong gusto kong kapalit, diba? Dio. Ano? Na-receive ko yung text mo? Si Kuya kasi. Alam niya na siya yung sinisisi mo sa nangyari kay Doc Franco. Pati siguro yung mga bago mong pamilya. Ganun din yung iniisip. Uy, hindi ko sinisisi si Alex. Totoo, ate.